Sino ba ang hindi mapapaindak at mapapasayaw pag narinig ang kantang Marikit? Imposible rin siguro na hindi mo alam ang kantang yan sa panahon ngayon. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. At para naman sa mga magpapa-shoutout, abangan nyo na lang maya-maya pagkatapos ng balitang ito. Sino nga ba ang tao sa likod ng kantang Marikit o Binibining Marikit? Si Juan Cahuili o Jan Patrick de la Cruz sa tunay na buhay. Magkasama nilang isinulat at inawit ng kanyang kaibigang si Kyle Kaplis ang Marikit. Hindi makapaniwala sina Juan at Kyle na magiging trending globally ang Marikit. Number 1 ito sa Top Hits Philippines, most streamed daily sa Spotify at nagtala ng 250 million views sa TikTok. Nangunguna rin ang kanilang debut single sa hit lists ng YouTube, Deezer at iTunes. Para kay Juan, ang tagumpay ng Marikit at ang pagpirma nila ni Kyle ng exclusive contract sa Vivo Records ang advanced birthday gift na natanggap niya hanggang sa mga susunod na taon ng kanyang kaarawan. Taong 2019 nang isulat ni Juan ang Marikit. Naging inspirasyon niya raw sa pagkompos ng kanta ang babaeng kanyang nililigawan noon na kung saan ay girlfriend niya ngayon. Siya ay si Ellen Sebastian. Dalawa sila na composer ng kanta, ang kanyang kaibigan na si Kyle Kaplis. Kapitbahay niya, kaibigan, katrabaho, kaklase at kalaro sa basketball. Pareho silang working student at nag-aaral sa Universidad de Manila, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing. May mga pagbabagong nangyari sa buhay ng dalawa nang maging popular ang Marikit. Pero normal pa rin ang pakiramdam ni Juan na nananatiling nakatapak sa lupa ang mga paa. Sa kabila ng phenomenal success ng kantang Marikit, simpleng-simple ang 20th birthday celebration ng singer-rapper noong June 25. Bumili lang siya ng fried chicken at spaghetti mula sa isang sikat na fast food chain na salo-salo nilang kinain ng kanyang mga kapatid sa ama habang nakasalampak sila sa sahig. Nakilala ng husto ang Marikit sa panahon na laganap ang sakit, kung saan nakatulong ito na makapag-release ng stress sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw. Walang pinipiling edad, bata man o matanda, may ngipin o wala, at pati na rin mga sikat na artista. Dalawang beses na siyang nag-guest sa Itbulaga at makikita sa mukha niya ang saya. Pero katulad ng ibang mga sumikat na singer-songwriter, may bahid ng kalungkutan ang buhay ni Juan. Maaga siyang naulila sa ina at ang lola niya sa father side ang nagpalaki sa kanya. Hindi na idinetalye ni Juan ang malagim na sinapit ng kanyang ina. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang lola na tumayong nanay at tatay niya. Kasalukuyan siyang naninirahan at ang kanyang lola sa Tondo. Kasama niya sa tagumpay ng Marikit ang kanyang mga kapitbahay na natutuwa sa tagumpay ng kanta nila ng kanyang kaibigan na si Kyle. At yun na nga ka-abangers, busog na naman tayo sa mainit na balita sa araw na ito. Abangan nyo na lang ang susunod na balita sa daily issues sa ating bansa. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Zoljek No. 12 at The Boxes from USA. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Ikaw ka-abangers, isa ka rin ba sa napaindak sa kantang ito? I-comment mo na yan sa baba. So paano? Hanggang sa susunod uli, paki-like at share na lang ang videong ito. Maraming salamat, much love, and to God be the glory.